mga programang naghahatid ng impormasyon, saya, pag-asa at kapupulutan ng mga aral ang inilunsad ng Net 25 ngayong taon. Kaya kahit na may pandemya, isa itong magiging inspirasyon para sa lahat. At sa pagpasok ng 2021, may mga bago pa ring programang ilulunsad ang Net 25. Si Phoebe Publico sa detalye. Our roadmap is to fly higher and accomplish more. Sa kabila nga ng pandemyang kinahaharap hindi lamang ng ating bansa kundi maging ng ibang panig ng mundo, patuloy naman ang pamamayagpag ng Eagle Broadcasting Corporation sa pagtataguyod ng mga bagong programang tunay na makapagbibigay saya, aral, pag-asa at tulong sa ating mga kababayan. Isa na rito ang Unlad Kaagapay sa Hanap Buhay, hosted by Robin Padilla. Matalakay ito sa agrikultura, pangkabuhayan at pagnenegosyo. Mapapanood tuwing Linggo sa ganap na alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At may replay tuwing Sabado alas 9 ng umaga. Ang Unlad ay isang programang nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon na makatutulong sa paglikha ng trabaho bilang tugon sa suliranin ng kawalan ng pagkakakitaan at lumalalang kahirapan, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Nagpapakita rin ito ng mga kwento ng pag-asa at tagumpay ng mga tao na nabago ang buhay dahil sa inisyatibong ito. Siyempre, ang ano dyan, praise God. Iyon ang number one sa lahat. Pangalawa, kaligayahan. Sapagkat iyan ang masasabi kong kapalit ng pandemya na ito. Iyong dalawang show na masasabi ko na gustong-gusto ko. Kasi ang Unlad, iyan yung pangarap ko . October 14 naman, nang magsimulang sumahim papawid ang kauna-unahang noontime show ng Net 25 na Happy Time, kasama ang mga host nito na sina Janu Gibbs, Anjo Iliana at Kit Kat. Ang Happy Time ay mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Hindi lamang naghahatid ng saya at sorpresa ang Happy Time, kundi maging ng pag-asa sa mga manonood ngayong mahirap ang panahon dahil sa pandemya. Net 25 ang kaisa-isang network na nagpalago, nagpalakas, nagbukas ng maraming show. Itong pandemic, ibig sabihin habang yung ibang mga network siguro o trabaho na sa lahat na sa buong mundo nawawala ng trabaho, ang Net 25 naman ay nagbibigay ng trabaho. Sa kabila ng pandemic na nararanasan natin buong taon ng 2020 simula January, sobrang thankful ako sa Net 25, sa EBC. At isa ako sa nabiyayaan na bigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho, kahit papano, marami akong negosyo na talagang kumbaga, naghirap talaga ako ngayong taon. Pero dahil sa EBC, sa Net 25, binigyan ako ng trabaho. Inilunsad din ngayong taon ang Kesaya-saya, isang musical sitcom na nagbibigay pugay sa mga overseas Filipino workers. Mapapanood ito tuwing Linggo sa ganap na alas 6:30 ng gabi at may replay naman tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga. Istorya ito ng OFWs at ng pamilyang Pinoy na sinusubukang lampasan ang iba't ibang pagsubok na dala ng COVID-19 pandemic. Tumatalakay ito sa tipikal na pang-araw-araw na problema gaya ng homesickness, long-distance relationships, kalungkutan, mga batang nawalay sa kanilang mga magulang na OFW, financial management at marami pang iba. Pinagbibidahan ni na Robin Padilla, Vina Morales, Pilita Corrales, Darius Rezon, Eva Vivar, Bubsy Wonderland at Marcelito Pomoy at marami pang iba. Yung kesaya-saya, yan naman para sa mga OFW na pinagkakautangan ko din ng kaginhawaan ng buhay ko. I am super thankful and grateful to Net 25 dahil kasama po ako sa Kesaya-saya musical sitcom, and not only that, meron pa po akong tagisan ng galing. I'm also happy that
I get to work with different artists, of course, and of course, ito yung first time kasi namin magkatrabaho ni Robin sa Robin Padilla sa isang TV series. For the whole family, that they can watch the whole family. Ganyan naman ang Net 25. All the shows is, you know, it's the audience is the whole family. That's why I'm very happy to be part of Net 25. Nagpapasalamat po ako kasi naging bahagi ako ngayon ng Net 25. At isang karangalan po yun sa akin na mapagmunta po ako dito. At yung itong year 2020, syempre marami po tayong naranasan hindi maganda. At patuloy po kami nagbibigay ng kasiyahan. Sa year 2021, mas more. Kaya asahan niyo po yan. Pinagbibidahan naman ni Joff Eigenman at Ina Asistio ang kauna-unahang romantic drama series ng Net 25, Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Sumasalamin ang kwento ng Ang Daigdig Ko'y Ikaw sa kung ano ang mga nangyayari ngayon sa ilalim ng new normal. Ang serye ay may layong makapagbigay ng kilig at inspirasyon sa mga manunood lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ito ay mula sa direksyon ng multi-award director na si Mr. Eduardo Roy Jr. Patuloy na mapapanood ang Daigdig Ko'y Ikaw tuwing araw ng Sabado mula ika-8 hanggang ika-9 ng gabi. At sa lahat po ng bubo ng Eagle Broadcasting at sa lahat po ng viewers namin dito, Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong support at syempre keep on going, keep strong this 2021. We will all get through the hardship. Marami kayong dapat abangan sa RDP. Super dami. Huwag po kalimutan na subaybayan ng Ang Daigdig Ko'y Ikaw para po ma-inspire po kayo lalo na magmahal this coming year. So, yun lang po. Happy New Year. Sa lahat po ng bumuo ng Net 25, all the staff, thank you so much po for all the guidance, for making us feel so secured, so safe here, and talaga namang inaalagaan na may ito at labi ang mga kapapayo sa amin. We really feel na talagang kapamilya. Samantala, ang Tagisan ng Galing, ang pinakamalaking nationwide talent competition ng Net 25. Mapapanood tuwing Sabado at Linggo mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at may replay tuwing alas 9 ng gabi. Tampok dito ang mga host na sina Ruru Madrid at John Lucas. Habang ang mga hurado naman ay sina Imelda Papin, Marco Season, Vina Morales at Marcelito Pomoy para sa singing competition. Sina Mia Pangyarihan, Wawi Di Guzman at Joy Cancio naman para sa dance competition. Higit sa 7 milyong piso ang nakalaang papremyo para sa mga magwawagi sa dalawang kategorya. Ang Tagisan ng Galing ay kapwa mayroong weekly, monthly at quarterly finals para sa singing at dancing editions. Masasabi ko na pinakapinagpapasalamat ko pa rin sa kabila ng mga kahirapan na nangyari sa atin na this year, sa kabila ng mga trahedya, ng mga nakakatakot na sakit na lumalaganap. And of course, yun naman, syempre dapat pagpasalamat natin yan dahil hanggang ngayon po ay may Tagisan ng Galing pa rin at nakakapagbigay po ito ng inspirasyon sa mga awit. Sa lahat ng bumubuo ng Eagle Broadcasting Corporation, maraming salamat po sa oportunidad, sa bagong pamilya na ibinigay niyo sa akin. Sobrang saya na merong nagbukas na pinto para sa amin na bago kasi syempre alam naman natin lahat na marami yung pinagdadaanan ng bawat isa atin pero nandiyan ang Eagle Broadcasting Corporation para magbigay ng pag-asa at bagong buhay sa mga katulad din namin sa, lalo na sa entertainment industry. Thank you ABC, thank you of course TNG Part 2 for blessing me this show. Patuloy pa rin mapapanood ang Himig ng Lahi, isang musical show na nagpo-promote ng original Filipino music at nagbibigay pugay sa mga mahuhusay na Filipino composers at nagtatampok din sa magagaling na singers sa bansa. Ang host nito ay sina Pilita Corrales at Darius Razon. Binibigyan daan ng programang ito ang mga millennial na umugnay sa nakaraan at isa itong palabas para sa henerasyong nakasaksi sa mahuhusay na musikang Pilipino noong dekada 60 hanggang 90. Mapapanood ito tuwing Linggo alas 8 ng gabi. I'm really very happy to be part of Kaysaya-saya and then Himig ng Lahi because
we sing songs that people request, you know, the old Filipino traditional music. And kisaya-saya is we're all having fun, making you the people who want to laugh and enjoy yourself on a Sunday evening. Nagpapasalamat din sina Miss Intercontinental 2019 Emma Tiglao, Miss Global 2016 CJ Hero, at si Apple David na napabilang din sila sa lumalagong pamilya ng Net 25. Kasama sina Elisa Ludar at Vic De Leon Lima, si Miss Emma ay isa sa news anchors ng primetime news ng Mata ng Agla. Samantalang kasama naman si CJ sa flagship news program na Eagle News International. At si Apple ay bagong host ng pambansang almusal. Another bonus for this year is I became part of Net 25, which is really a beautiful friend. And ang takeaway ko is a lot of self-realization. And that is, alam mo, i-appreciate mo lang even the little things because little things really matter. Audience for the thing ng bagong taon, and as for our show, Pambansang Almasal, you can expect us talaga yung mga balitang pangbising, mga balitang informasyon na kailangan yung malaman simula pa na ng araw iyak. At sa pagpasok ng 2021, mas marami pang mga bagong programang bubuksan ang Net 25. Mula naman sa kwento ng kabayanihan hanggang sa emergencies at outreach programs, ang Parak ay isang docudrama television program na maglalahad ng isang mas malalim na pagkaunawa sa mga nagpapatupad ng batas at pagsusuri kung paano pinoprotektahan at tinutulungan ng Departamento ng Pulisya ang publiko sa mga hindi inaasahang paraan. Ang Parak o Police Action and Response ang kasama mo. Pangungunahan nito ni na Victor Neri, Aramina, Antonio Aquitania, AJ Mulak, Miko Aitonia, Jethro Ramirez, Teresa Loizaga at marami pang iba. At may replay tuwing Linggo alas 11 ng gabi. Sobrang warm ng welcome ng lahat ng tao dito at talaga naman nakakatuwa silang lahat katrabaho. Very inspiring at very masipag po ang lahat. So sobrang pagpasalamat ko sa Diyos na naging part ako ng Net 25 na family. Kaya abangan niyo po ang Parak. Coming soon na po, action-packed po ito. Of course, sample natin na. Sa kabila ng malubhang epekto ng pandemya sa industriya ng pelikula, kinukunan na ng EBC ang produksyong pelikula sa pamamagitan ng kanilang film arm na EBC Films. Sa direksyon ng award-winning director na si Carlo Cuevas na siyang sumulat ng matagumpay na Guerrero 1 at 2 na umani ng iba't ibang parangal at pagkilala mula sa local at international award-giving bodies, ang The Jukebox King ay talambuhay ni Victor Wood na isa sa mga alamat ng musikang Pilipino. Si Martin Escudero ang gaganap bilang Victor Wood sa pelikula. Ang The Jukebox King ay inaasahang magpapakilig sa mga manonood dahil dadalhin sila nito sa panahon ng dekada 60 at magagandang musika sa panahong iyon, kasama ang mga pighati at aral sa buhay ng lalaking namayani sa airwaves sa kanyang panahon. At ang programang mamahalin ninyo gabi-gabi, ang musical variety at game show na It's Singing Time. Magsisimula na sa Lunes, January 4, 2021, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Hindi ko masabi kung anong pakaramdam ko. Sobrang happy ako sa sarili ko. Kaya syempre, mga opportunity na dumarating sa buhay ko na hindi ko inaakala. Yan din. Syempre, sa Net 25 dito ako. Dito po ako nabigyan ng napakalaking break. Kasi syempre, noon kasi parang puro event lang ako. For this time kasi na nangyari itong pandemya, hindi ako napabayaan na dahil nandito ako sa Net 25, binigyan ako ng ganitong trabaho. Ang 2020, hindi lang sa akin, sa lahat ng tao, hindi naging madali. May mga negosyong nagsara. Pero ako ay very thankful dahil kahit na may pandemic, we're here, may bagong show, may bagong blessing. So talagang happy pa rin naman ako at matatapos ang aking 2020 na may bago akong pamilya dito sa Net 25. Bagaman may pandemya, patuloy sa pagpagaspas ang Agla. Sa taong 2020, inilunsad at ipinakilala ng Net 25 ang isang bagong logo na kumakatawan sa commitment ng mother network nito, ang Eagle Broadcasting Corporation. Tampok sa bagong logo ng Net 25 ang Philippine Eagle, isang likas na yaman na sa Pilipinas lamang matatagpuan. At siya ring pambansang ibon ng bansa,
Tinawag din itong King of Birds. Kumakatawan naman sa kulay ginto ang higit 5 dekada ng serbisyo ng EBC sa paghahatid ng mga balita, impormasyon at entertainment. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. Samantala, may maganda ring